Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. At nandito ako ngayon sa paborito kong hangout place ito. Ang McDonald's dito, malapit sa bahay, Glendale and Montana. Ito kasi yung nakasanayan ko ng puntahan eh. At maganda na ngayon ang improvement at paayos. Saka dito sa extension area, nag-iisa lang ako. Kaya habang ako ay papahinga at iniinom ng soft drinks dahil mainit sa labas. Naka-shirt ako pero nakabukas. Kasi naglakad ako kanina sa park. Medyo mainit. At kaya ito. Alam nyo kahapon, nagpunta ako sa Chinatown na nabili ako ng mga pasalubong ko sa aking mga staff at mga pamangkin na nandun sa Manila. Ngayong araw na ito, habang naglalakad ako, umabot ako dito sa malapit na grocery dito at naisip ko bumili ng mga tsokolate kasi meron akong mga ibang pamangkin din at saka mga member ng staff ko, kaibigan na mahilig sa tsokolate at kabilin-bilin lang nila. Alam nyo, paborito kong tsokolate dito sa Amerika na chocolate bar ay yung Snickers. Ito ay yung may laman na mga mani. So, kagagaling ko ngayon sa grocery store, naghahanap ako ng mahaba yung bar, sneaker bar. Pero ang available ay ito yung bite size, yung maliliit, party size. So, ito yung tura niyan, sneakers. Fun size, it's all. So, ang presyo nito sa regular price is $6.99. Pero pag dati ka nang dito, member dito sa bonds, pero ka discount, ipasok mo lang yung, i-encode mo lang yung telephone number. Yung telephone number namin sa bahay, matagal na yun, no? Nung 1980s, pero okay pa rin. Yung pa rin ang ginagamit kong i-encode. So, nabigyan ako ng discount. So, lumalabas, na nabawasan ako ng $2 sa isang pack. Malaking bagay din yun, di ba? So, bumili ako ng 4 na packs at inabot ng $18 and something. Ano? Pero may tax pa rin na 60 cents. Kaya inabot din ako ng $18 and 93 cents. Pero yung 7 cents, binigay ko talaga, binigay ko talaga doon sa merong nalagyan doon ng mga coins. So, yun ah. At masaya na naman ito mga kaibigan ko at saka mga staff ko sa Pilipinas. Dahil may pasalubog na sila na t-shirt, may pasalubog pa sila ng tsokolate. So, ang init kayo dito sa labas, dito sa LA. Kanina umaga, medyo makulimlim, cloudy. Pero pagdating ng alas 12, wala na. Lumabas na yung araw. Kasi ang nangyari kasi, for the past days, ng July 4, sa dami ng fireworks, natakpan yung halos lahat ng Los Angeles ng puso ng fireworks. Ngayon lang nag-clear after 2 days. So, yan na. Balik uli yung init ng araw. So, yan lang muna. At alam nyo, parelax-relax lang ako dito ngayon dahil malapit na ako bumalik sa Manila. At ginagawa ko na lang dito is palakad-lakad. Parelax-relax. Nagpupunta ako sa mga paborito kong shopping malls.
wala naman akong gustong bilhin dahil halos meron na sa Pilipinas. At saka halos pareho din ang presyo except for items na wala sa akin. Alam nyo, nag-order ako ng bagay na wala sa Pilipinas. Ito yung mga pang-cowboy. Kasi yun ngayon ang gusto kong ipromote ng mga damit. Pang-cowboy, pang-heritage, pang-vintage. Alam nyo, yung Levi's, meron mga items din na wala sa atin. Kaya kuminsan, kung meron akong nagugustuhan, bumibili ako ng mga Levi's na galing dito dahil wala sa atin. Karamihan kasi yung mga Levi's sa atin made in China na. Kaya at least dito sa Amerika, marami silang variety ng mga models. Doon sa atin, 501 lang, 502, 511, 512, kung ano yung gusto ng Pilipino. Pero dito, maraming modelo ang available, lalong-lalo na sa mga shirt. Meron akong kinokolekta na shirt ng Levi's. Ito yung dalawang matulis. Tawag doon soft tooth shirt. Nag-order ako at meron ako, dumating naman. At sarap sa katawan dahil manipis yung tela. Ang tawag dito chambray. Kaya yun ang palagi kong ginagamit dito. Ito naman medyo makapal. I-order ko ito sa Japan. Ito yung Iron Heart na halos dalawang taon ko na nang ginagamit. Pag nagbibiyahe ako, ito ang ginagamit ko dahil masarap sa katawan at saka parang jacket na rin. Shirt jacket ang tawag. So, hinihintay ko na dumating yung items na i-order ko noong July 4th. At darating sa Martes, at least dito pa ako. Ito po yung item dito is Wrangler. Yung Wrangler, nagsara na kasi yung pagawaan ng Wrangler sa Pilipinas noong 2 years ago. So wala na po kasi yung Wrangler, murang-mura dahil ito yung kalaban ng Levi's. At wala nung na-close sila, wala ka nang magbibili sa mga stores. Pero ito lang, noong last month, nakita ko, bumalik ulit, pero hindi na kagaya ng quality at saka yung mga style doon. Kaya ngayon, dito sa Amerika, marami pang iba-ibang models at saka iba-ibang style ng Wrangler. Maganda yun dahil pag-cowboy yung fit. So, meron ako nagustuhan doon na fit na very popular sa mga cowboy. At ito ay ginagamit ang mga kaibigan ko sa Instagram. Lalo-lalo na yung mga homestead at saka mga rancho. So, tignan ko. Nag-order ako ng isa para masubukan ko. Kasama sa rotation ng aking ginagamit ng mga pantalon. May nakita rin ako mga western shirt na sabi ko nga, dalawa yung tulis dito sa bulsa. Madalang lang ilabas ng Wrangler yung ganong style. At saka isang pula na shirt na long sleeve na cowboy shirt. So tignan natin kung anong itsura yung darating. So yun lang ang hilig ko at dahil mga suit ko pang heritage at saka pang rugged wear at yun lang ang hilig ko ngayon at mahilig akong madamit at gusto ko kasi pag namamasyal ako properly, hindi ako nag-shorts, naka-boots ako, yung mga heritage boots, kaya in-maintain ko lang naman yung reputation ko na mahilig sa pananamit at saka maayos. Kahit patanda na po tayo, in-maintain ko pa rin yung reputation na yan na mahilig, magsuot ng magandang kasuotan, up to print, at saka
nakalagay sa ano mo, sa siyempre alam nila kung na-retired general ako, siyempre maayos talaga ang ayos ng pananamit ko every time na gusto ko lumabas sa bahay at saka gusto ko lumabas yan, proper dress ako, yun talaga ang gusto ko. So sana nadagdagan pa ang aking mga followers dito sa YouTube at mag-comment kayo at sana madagdagan pa yung mga kwento ko. Alam nyo, marami ako talagang nakalista na kwento sa inyo. Bukas, meron na naman akong surprise sa inyo. So, yun lang po at salamat po sa inyong pagtangkilig dito sa YouTube channel na ito. At sana maayos din ang buhay nyo at kalusugan ninyo. Ako, everyday ako nag-exercise dito, panakantakab lang. At pinapawisan din. So, importante po yun. So, yun lang po ang ating kwento ngayong araw na ito. Salamat po sa papanood at maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa aking mga subscribers at followers. Magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay kayo. Bye!